Hi everyone, welcome back to my channel again. Happy Easter po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Sana ang araw na ito ay magiging simula ng panibagong pag-asa at panibagong buhay sa ating lahat. Again, kung hindi ka pa subscriber dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Pakiclick nyo na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng kontrobersya sa pagitan ni Rafi Tulfo at ni Attorney Percy Da Acosta ng PAU or ng Public Attorney's Office. Alam din nating lahat na tumatakbo sa pagkasenador si Rafi Tulfo. In fact, madalas nagna-number one si Rafi Tulfo sa mga surveys sa mga tumatakbo ng pagkasenador. Kung hindi man siya number one, lagi siyang pasok sa top 5 sa mga napupusuan ng mga tao na maging senador. Nag-umpisa yung patutsadahan ni Rafi Tulfo at ni Attorney Acosta nung minsan ay mag-guest si Rafi Tulfo sa isang talk show. At natanong nga siya na kung sakaling mananalo siya bilang senador, ano yung isa sa mga batas na plano niyang gawin? Sinabi ni Tulfo na kapag ka siya daw ay nahalal, plano niyang magtayo ng free legal assistance clinic katuwang ng PAU. Dahil ayon nga sa kanya, lalong-lalo na daw yung mga mahihirap kapag ka ini-inquest sila o di kaya kapag ka nagkakaroon ng inquest proceedings. Meaning, ito yung investigasyon na ginagawa sa mga taong hinuhuli or dinidetain nang wala pang warrant of arrest na galing sa Korte Suprema. Kumbaga, dito sa inquest proceeding na ito, inaalam kung dapat bang i-detain yung tao or dapat ba siyang sampahan ng kaso or hindi. So, ayon nga kay Tulfo, karamihan daw, lalong-lalo na yung mga mahihirap, wala silang mga abogado na nagre-represent sa kanila sa mga inquest proceedings. Dahil sabi nga niya, hindi daw nakakapagpadala ng mga abogado ang PAU office. Pag-aaralan ko na para magbuo ng isang free legal assistance clinic and these lawyers will report directly to my office in the Senate and they'll be working hand in hand with the PAU lawyers. Kasi sa ngayon, Pinky, kapag pumunta ka sa mga inquest proceedings, mapapansin mo yung mga mahirap, wala silang representation from the Public Attorney's Office. Itong mga salitang ito ang naging dahilan para sumagot si Attorney Acosta bilang head siya ng Public Attorney's Office sa ibinibintang ni Tulfo. Ayon na kay Attorney Acosta, walang basehan itong mga maling bintang ni Tulfo laban sa kanilang ahensya. In fact, ayon kay Attorney Acosta, ilang beses daw sila tumulong sa palabas ni Tulfo sa tuwing may dinudulog si Tulfo sa kanyang programa. Meron pong isang kandidato na nagsabi na ang mga public attorneys ay wala po sa mga inquest proceedings. Kaya siya po ay magtatayo di umano pag naging senador na siya ng sarili niyang pre-legal assistance clinic. Wow! Sa loob po ng dalawang dekada, ito pong kandidato na ito ay actually nakakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-refer ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nag-refer. Nag-refer din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nag-refer. Isa lang po siya sa nag-refer. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAU dyan. Na wala po kaming binabayaran. Unfair po naman sa mga PAU lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Sinintensyahan nyo na kaming lahat na hindi kami uma-attend ng inquest proceedings. E ano po yung datos namin? Ilan direct ma yung ating inquest for this year, Harry Jel? Oh, nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Oh, ayan, para sakto, walang imbento, walang false information. Oh, ito po ang summary.
Sa inquest po noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may clients form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito imbento. Ay, yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito oh, may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Bah, saan nyo po pinulot ito? Mag-apologize ka. Hindi ka pa po na uupong sinaturi, tinitira mo na kami. Where is your basis? Nasaan ang resibo mo? Nasaan ang ebidensya mo? Sinong kliyente pinabayaan ng PAW? Huwag niyo po natin gamitin ang PAW. Mr. T, please spare PAW from politics. Kung gusto mo, ako na lang tirahin mo. Ako na lang. Ako na lang. Pagkatao ko. O ako na lang. Huwag na yung mga tao ko. Naiintindihan ko kung saan ang galing yung galit ni Attorney Acosta dito sa mga sinabi ni Tulfo. Kasi kung nakakapanood kayo ng pagla-live ni Attorney Acosta sa Facebook page ng PAW, alam natin na nakakatulong yung opisina niya, lalo na sa mga tao na walang kakayahang kumuha ng abogado. Kasi yun naman talaga yung purpose ng opisina nila, ang maipagtanggol ang mga karapatan ng mga mahihirap. Yung pinakahuling alam ko na natulungan ng PAW ay yung kaso ni Lolo Nardo, yung senior citizen na inakusahan na nagnakaw ng mga mangga. Siyempre, hindi talaga matatanggap ni Attorney Acosta na parang generalized ni Tulfo na parang sinasabi niya na walang silbi yung opisina nila. Well, siguro meron ding mga instances na kung saan na hindi nga nakakapagpadala ng abogado ang PAW. Dahil sa buong Pilipinas, meron lamang silang mahigit 2,000 na public attorneys. At sa datos nga na binigay ni Attorney Acosta, napakarami ng mga kasong hinahawakan nila taon-taon. Ang isang abogado ng PAW, kumbaga parang ang hinahawakan niyang kaso ay hindi iisa lang. Umaabot ito sa ilang daang kaso ang hinahawakan niya sa buong taon. Ibig sabihin, kulang ang mga abogado ng PAW para sa dami ng kaso na dumudulog sa kanila. At ang mapagsabihan na parang walang naitulong yung opisina nila, understandably, masakit sa namumuno ng PAW na si Attorney Percy de Acosta ang mapagsabihan ng ganun. Lalo pat may pinangahawakan siyang mga datos na kung saan ay makikita kung gaano kadaming kaso ang hinahawakan nila taon-taon. Sa palagay ko rin, hindi lang talaga maganda yung pagkakasabi ni Raffy Tulfo, yung choice of words niya kumbaga. Kasi mas okay pa siguro kung ang sinabi niya na dahil sa kakulangan ng mga abogado sa PAW, merong mga mahihirap na hindi nagkakaroon ng representation during inquest proceedings nila, na nagiging dahilan kung bakit kung minsan nade-detain itong mga taong ito dahil wala silang abogado. Kaso hindi ganun yung pagkasabi ni Tulfo. Instead, ang sinabi niya ay magtatayo siya ng free legal assistance clinic na parang sinasabi rin niya na inutil ang PAW. Sabi nga ni Attorney Acosta, sana daw ang sinuggest ni Raffy Tulfo ay magdadagdag siya ng mga attorney sa PAW dahil ito yung kailangan nila para lalo silang magiging mas epektibo at hindi yung pinagbibintangan daw sila na hindi nila ginagawa yung mandato sa kanila. Dahil nga dito, ang lahat ng PAW agencies sa buong Pilipinas ay naglabas ng kanilang mga statements asking Raffy Tulfo to issue a public apology. Pati yung samahan ng mga abogado sa Pilipinas, yung Integrated Bar of the Philippines or IBP, ay hindi rin nagustuhan yung mga sinabi ni Tulfo. Nagmukha nga naman kasi itong pamumulitika, yung tipong pagpapabango ng pangalan at the expense of PAW. Mali naman yung ganun, kasi hindi naman kailangang manira para lamang bumango at para makitaan ng relevance yung iminumungkahi mong plataforma.
At dahil nga dito, naungkat tuloy yung naging kaso ni Tulfo na libel. Sinampahan kasi ng kasong libel dati si Tulfo ng isang negosyante na nagngangalang Michael Cuy. At noon ng 2019, ay nahatulan ng guilty sa kasong libel si Tulfo. Dahil dito sa kasong isinampa ni Michael Cuy laban sa kanya, si Michael Cuy ay isang foreign exchange dealer. Nag-ugat itong kasong libel ni Tulfo dahil di umano inakusahan ni Tulfo itong si Cuy ng paghingi di umano ng proteksyon sa isang public official upang makatakas daw sa kinakaharap niyang tax fraud o yung sinasabing pandaraya sa binabayarang taxes. Dahil dito, napilitan ang negosyante na magsampa ng multi-million libel suit laban kay Tulfo. At napaamin ng kampo ni Cuy, yung kampo ni Tulfo, na hindi sila sigurado na tama yung mga impormasyong nakuha nila tungkol kay Cuy. Kumbaga, hearsay. At dahil dito, pinagbayad ng korte si Tulfo ng 5 million pesos as moral damages. Ngayon, inapela ito nila Tulfo sa Korte Suprema. Ang kaso, pumabor pa rin ang Korte Suprema na guilty si Raffy Tulfo. Pero binabaan yung moral damages na ipinapabayad sa kanya. From 5 million, nagiging 1.7 million pesos. At itong guilty verdict o itong hatol na guilty kay Tulfo, ang sinasabi nga nila ngayon na isang makonsider na moral turpitude. Meaning, itong hatol na guilty sa kasong libel ay isang immoral at unethical. At sinasabi nga na itong moral turpitude ay isa sa pwedeng dahilan para ma-disqualify ang isang kandidato na tumatakbo for public office. Kasi kumbaga, pag hindi mo ito dineclare sa iyong COC o Certificate of Candidacy, ito ay isang pagsisinungaling or dishonesty. Ayon pa kay Dr. Erwin Erfe, ang head ng PAO's Forensic Division, ang lumalabas daw nung mag-file ng COC si Raffy Tulfo ay misrepresent niya yung sarili niya. Meaning, nagsinungaling siya sa kanyang COC. Dahil convicted si Tulfo ng guilty ng Makati Regional Trial Court noong 2019 at sinang-ayunan pa ito ng Korte Suprema. Nasa Section 12 din daw ng Omnibus Election Code na ang isang individual na nahatulan ng krimen na may moral turpitude ay bawal lang tumakbo sa anumang public office. Kaya ayan, tuloy ang nangyari ngayon. Nakalkal yung dating kaso ni Raffy Tulfo. Sa ngayon, wala pang balita kung anong magiging aksyon ng COMELEC tungkol dito. O kung pwede bang kumilos na lang ang COMELEC kahit na wala pang nagsampang kaso ng disqualification case laban kay Raffy Tulfo. Sa ngayon kasi, ang hiling lang ng PAO office ay mag-public apology si Raffy Tulfo na hindi pa niya nagagawa hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, kung sakasakali man na merong magsasampa ng moral turpitude laban kay Raffy Tulfo, at halimbawa nga nananalo siya sa darating na eleksyon, pwede pa rin siyang ma-disqualify kung mapapatunayan o madedeclare na meron ng moral turpitude. Kaya paalala din ito sa mga tao may balak ng tumakbo for any public office. Make sure na wala kayong mga naiwang kaso na pwedeng masasabing moral turpitude. Dahil hindi kayo makakaupo sa anumang posisyon kung masisilip ito. For now, wait and see na muna tayo kung anong magiging development nitong hidwaan between Raffy Tulfo at ng PAO. And as always, ang hiling lagi natin ay katotohanan. Truth must prevail. Kung may paglabag, hindi ito dapat binabalewala. Ngayon, kung wala namang paglabag, huwag naman sana gawan ng kung ano-anong kwento o paninira. And that's all for now, mga kaibigan. Maraming salamat uli sa inyong panunood. Again, Happy Easter sa inyong lahat. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw kaninyong tanan. Ingat po kayo lagi and God bless.